si Ronilyn Solis, nakatera sa Shelterville, San Julian, Ortibigan City. Noong pong bata pa po ako, doon po ako nakatera sa Masbate. Kinuha po ako ng lola ko para mag-aral po kasi mahirap po yung buhay doon. Nag-aral po ako dyan sa Narbacan. Tapos nung habang pong nag-aaral ako, nagtrabaho po ako dito sa Bigan. Pumunta po ako dito sa Bigan. Tapos nakapag-asawa po ako dito. Nung bata pa po ako, yung trabaho ng nanay ko po, mangbubukid po sila, tsaka yung tatay ko. Nung pong tapos na po ako ng pag-aaral ko, naghinto po ako muna sa grade 6 kasi hindi po nila kaya kami pag-aralin, magkakapatid, kaya tumigil po kami sa pag-aaral. Tapos yung lola ko po nandito sa Narbacan, siya po yung may kaya, kaya kinuha niyo po ako para po mag-aral po ako dito kasi marami po akong pangarap eh. Gusto ko po noon na makatrabaho po, makatapos ng pag-aaral para po matulungan ko po yung mga magulang ko. Pero sa hirap ng buhay, hindi ko po magawang tulungan sila kasi mahirap po maghanap ng trabaho kung wala ka pong pinag-aralan. So sumama po ako, imbis po na magtrabaho po ako sa Maynila, pinili ko po na sumama sa lola ko po para po makapag-aral po ako. Pinayagan naman po ako ng mama at papa ko po na sumama kina lola doon sa Narbacan. Tapos nang nandiyan na po ako sa Narbacan, pinag-aral naman po ako nila lola. Pero mahirap naman po kasi sobrang strict po naman po. So nung habang nandiyan ako nag-aral sa Narbacan, second year lang po ako kasi hindi po ako nakapagtapos eh. Kasi narinig po kasi nung nagkwentuhan yung pinsan ko at siya yung lola ko na hindi na daw po ako kayang pag-aralin kasi marami pong gastos na. So ako naman po, gusto ko po sana noon talaga makapag-aral. Isipan ko po, may kaibigan po ako na alam po dito sa Bigan. Iniyaya niya po ako magtrabaho dito sa Bigan kasi gusto ko sana po maging working student po ako. Tapos sumama po ako dito sa Bigan sa kanya. Habang pong dito po kami sa Bigan, naghanap po ako ng work. Yung ng asawa ko, yung nanay niya, siya yung po yung tinuluyan namin noon. Tapos habang po naghanap ako ng trabaho, nakita ko naman po yung asawa ko ngayon. So, hindi na po ako nakapagtrabaho noon. Tapos, nung nagkita kami, nag-asawa naman po kami, nag-live-in po muna kami. So, parang hindi po namin iisip yung buhay noon, kung paano. Hindi po namin iisip kung hirap ng buhay. So, ngayon po, ma-realize ko po na talagang mahirap yung buhay. Kailangan po magtiyaga para meron pong maano naman yung mga bata para hindi po sila matulad sa akin na hindi po nakapagtapos ng pag-aral. Kaya gusto ko pong gawin po lahat para po sa kanila. Nung pong nagkaanak mo kami, trabaho ko po sa umaga po, nagbibenta ako ng saging. Tapos sa gabi, nagbibenta ako ng balot. Tapos nung ko yung pagbubote, sa sobrang hirap po ng buhay, naisipan ko pong magbote para po makaahon din po kahit konti. So nagbote na lang po ako. Tapos pagdating ko po sa hapon, nagbibinta rin po ako ng balot.
Noon pong una po kaming nagkita, niligawan niya po ako, pero may boyfriend po ako dati. Tapos, niligawan niya po ako, parang in love din po ako sa kanya. Tapos, medyo matagal pa naman po bago po kami na-live-in. Tapos, kinuha po ako noon ng lola ko, taga Narbacan. Kinuha po ako, umuwi po siya galing sa Maynila. Kinuha niya po ako dyan, binawi niya ako. Nung binawi po nila ako, sinama ko po yung boyfriend ko po noon, papunta sa Narbacan. So, yung lola ko, ayaw nila na mag-asawa pa ako, kaya minura nila ako noon. Tapos yung ano ng asawa ko, pumunta din doon, yung nanay niya. Yung talagang gusto nila akong bawiin kasi nga sabi nila, eh minor de edad daw po ako noon kasi 16 pa lang daw po ako. Ipapakulong daw nila po yung asawa ko. Pero ayaw ko naman po kasi ayaw ko naman na maikulong siya kasi mahal ko naman po siya. Umuwi po yung asawa ko na hindi po ako kasama. Nung umuwi po yung asawa ko, hindi ko naman po yung matiis eh kasi mahal ko na po siya eh. Ang ginawa ko noon, nagtakas po ako. Nagtakas po ako noon, takbo po ako ng takbo doon sa kagubatan. Doon sa kamaisan po yung pinutol-putol. Yung chinelas ko basa kasi noon eh, kaya yung chinelas ko noon. Naiiwan, binalikan ko, tapos takbo ako ng takbo noon. Pagdating ko doon sa kabilang kalsada, mayroong aso. Hinabol-habol ako ng aso, hindi ko alam kung saan yung kasi baka susundan na naman ako ng lola ko. Akala ko yung lola ko yung kapag katricycle sila, natatakot nga po ako kasi baka kukunin na naman nila ako. Daw nandun ako sa Narbacan, hindi daw kumakain yung asawa ko, hindi daw natutulog kasi ako daw yung iniisip, hindi na daw lumalabas sa bahay nila. Kaya nung pagdating ko nun, tumawag yung lola ko, iniyakap niya ako agad. Tapos kung ano-ano daw mga sinasabi, pinagbibintangan ako na kumuha daw ako ng pera, ng cellphone, ng alahas. Yun yung sinabi sa akin. Pero alam naman nila nung pumunta ako, wala akong dala, wala akong kadaldala kasi nakapaldala ako noon. Wala akong kabit-bit-bit-bit, kundi pamasahe ko lang. Tapos nung pagdating ko dyan, tinext nila na ipapapulis daw ako. Papulis daw kami ng asawa ko. Dalawa daw kami ipapakulong. Papadalhan daw kami ng 100 na pulis para lang daw maikulong kami. Pero tago po kami ng tago noon kung saan kami nagtatago. Pero hindi po talaga kami mapaghiwalay noon. Kasi mahal na mahal po namin yung isa't isa. Kaya nung mag-try noon ng balot muna, nagbalot ako, yung ganansya ko, yun yung binibili minsan namin ng bigas, uwi ko sa kanila. Pagdating ko noon, may pasalubong ako. Pag galing ako sa palengke, may pasalubong ako yung mga anak ko. Eh, masaya naman sila pag may pasalubong akong dala. Yung masaya po ako kapag nakikita ko yung pamilya kong masaya. Sayang masaya po ako. Pumunta po ako sa Narbacan, yung sinabihan po niya na nagnakaw po ako, yung si Lola Waning po, taga doon din po sa Narbacan. Tinanong po si Lola Waning kung bakit sinabi niya na nagnakaw po ako ng alahas, cellphone at ano nila. Pero sabi naman po ni Lola Waning, hindi, bakit ko naman sasabihin yun? Hindi ah, bakit ko naman sasabihin na nagnakaw ka? Eh, nung umalis ka, hindi ka pa nga dumaan dito, sabi niya. Tapos, nung ano naman, tinabi nila kay Lola na hindi naman daw magagawa niya yun. Sabi naman ng Lola ko, parang iniba-iba na niya yung usapan para hindi na maano. Hindi, sinabi niya lang, parang umukay na doon na. Parang, kumusta na kayo dyan? Ganun yung nangyari. Parang wala na, iniba-iba niya yung usapan para hindi mapag-usapan, para hindi ma-open yung about doon. Tapos hanggang ngayon, napatawad niya na ako. Sana maging maligaya kayo, maganda yung buhay niyo. Ganun. Thank you.
Kapag umaga po, madaling araw po lang po ako gigising, magluluto na po ako ng agahan po nila kasi yung asawa ko po nagtatrabaho pong construction. Anahan ko na po siya ng baon niya. Pagluluto ko na po para po yung anak ko may makain din po sila bago po ako umalis. Pagkatapos na po, syempre po maglilinis po muna bago umalis. Tsaka naman po ako alis po mapunta mamili ng bote po. Ang hirap din po ng pamimili ng bote kasi kung saan-saan kami po pumupunta, naghanap po kami para po lang may mabili po kami. Kasi pag wala pong mabili, naisip mo po, sobrang hirap ng ano ngayon. Kung wala kang mabibili, wala na rin kakainin kapag ano minsan kasi yun lang yung inaasahan yung pagbobote. Kasi yung trabaho ng asawa ko, Sabado din po yung ano niya, yung sweldo niya. So sa pang-araw-araw, kailangan ako po yung maghanap buhay para sa araw-araw din po namin gastusin yun. Minsan po, kapag ano, nagbobote po kami sa daan, minsan may mga bastos na kung mag-ano ka ng bote, ganun, iba yung sinasagot nila, nang babastos sila. Kasi mangbobote ka, akala nila mababa yung ano, akala nila porque mangbobote ka, ganun ka na. Iba-iba po yung ano nila ng mga tao sa'yo, pero hindi nila alam na talagang mahirap yung buhay, kailangan din magtiyaga. Kapag minsan naman po, may naawa po sa amin, imbis na ibibenta po nila, hindi, bibigay na lang po sa'yo. Minsan naman kapag makachamba po kami, masaya po kami kasi meron po kaming ibibili na naman ng pagkain, makain din dito sa bahay. Pag uwi mo, masaya ka. Pero kapag walang mabili, parang nalulungkot ka po kasi parang wala ka man lang ano, wala kang may uuwi sa pamilya mo. Ang hirap kasi minsan mamili ng bote, minsan hindi ka makakabili ng marami. Maliit din yung kikitain mo, pero kapag marami, malaki din yung kikitain mo. So masaya po kayo, masaya ka dyan kapag marami kang nabili. Mga alas 7 po ako umaalis sa umaga po, tapos kukunin pa po namin yung kariton po namin sa junk shop. Tapos kapag nakuha na po namin yung kariton sa junk shop, kukuha rin po kami ng puhunan namin para sa pamimili po ng bote. Habang po naghahanap po kami ng pamimilihan, mahirap din po kasi sobrang init po eh. Talagang maano ka sa init. Kapag umuulan, kailangan mo rin. Ayaw mong pumunta pero kailangan mo rin pumunta dahil gusto mong magkapera, gusto mong kumita ng pera para lang may uwi ka sa pamilya mo. Bali, ang kasama ko yung kaibigan ko. Minsan, kapag hindi siya sumasama sa akin, so kailangan ko rin lumabas. Mahirap din po kasi, kaya lumalabas po ako mag-isa. Pero hindi po ako nakakalayo eh. Pag dumating po ako sa hapon, tapos nandito na po yung asawa ko, masaya po ako kasi kahit po mahirap po yung buhay, kapag hapon na po, nagsasama-sama na po kami, masaya po ako kasi nandyan yung pamilya ko, buo po kami. Tsaka yung talagang ano ko po, yung iba po nahiya po sila, pero ako, kahit po mahiya man po ako, pero kailan lakasan po yung loob kasi gusto ko po na makaahon rin kami kahit konti. Sa JTC po, nung nakapagtrabaho po ako, may nagsasabi po sa akin na, ay, hindi ka makakapasa dyan kasi wala kang pinag-aralan. Parang hindi ka nababagay sa ganong trabaho. Pero kailangan, nag-ano po ako na sana matanggap ako. Parang nagdasal po ako na matanggap po ako noon. Tapos sa awa ng Diyos po, natanggap din ako. Pero nung nakapasok na po ako, sabi pa rin sa akin na, natanggap ka sa ganyang trabaho. Bakit may pagsososyal ka ba? Sabi ko naman eh, hindi naman ako nakikipagsosyalan. Basta ang mahalaga sa akin, kung ano yung meron ako, yun yung gagawin ko. Basta hindi, wala akong inapakang tao. Gusto ko sana nakapaligid sa akin. Magaganda sila, sana mababait sila. Ayoko yung may nasasabi sila sa akin. Ay, hirap po yun eh. Kasi marami na po akong pinagdaanan.
Hindi ko po maanumba. Basta may hirap po. Sobrang hirap. Kahit ngayon po yung pamilya ko, minsan tumatawag sa akin na nahirapan. Gusto ko po silang tulungan. Gusto ko pong makatulong sa kanila. Kaya ngayon kahit nagbubuti po ako, minsan mapadala po sila. Kahit kunti po, nagbibigay ako kasi nakita ko rin po yung hirap ng buhay din nila. Kaya kahit paano po, gusto ko talaga po silang matulong. Kahit may asawa na po ako, gusto ko yung matupad yung mga pangarap ko noon nung wala pa akong asawa. Hanggang ngayon po, daladala ko pa rin po yun. Kaya gusto ko sana magkaroon ng magandang trabaho. Kahit paano, matulungan ko po sila kahit may pamilya na po ako. Nakatira sa Shelterville, San Julian, Norte, Bigan City. 21 years old. Sa umaga, nagbobote. Sa gabi, nagbabalot. Ito ang buhay ko.